tinipid pero tinaasan ang presyo. Yan ang diskarte ng ilang bake shop sa kanilang paninda sa gitna ng taas presyo ng itlog na pangunahing sangkap na mga cake at mga tinapay. Tiyempo pa man ding mahal pa rin ang asukal hanggang ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Nitong nakaraang buwan, bahagyan ng bumaba ang presyo ng asukal. Mula 97 pesos noong Disyembre, nasa 90 pesos na lang ang presyo ng refined sugar sa merkado. Kung tutuusin, malaki-laki pa ang kailangang ibaba ng presyo ng asukal para makahinga ng maluwag ang mga bakery na apektado ng mataas na presyo ng asukal. Ang kaso, isa pang sangkap ang tumataas na rin ang presyo na siguradong makakaapekto sa mga mahihilig sa cake at pastries. Sa mga magbe-birthday dyan, huwag na kayong magulat kung tumaas na ang presyo ng birthday cake. Bago nyo kasi malasap ang sarap, ihanda muna ang inyong wallet. Gaya nga sa bake shop na ito dito sa Maynila na 1940s pa itinatag, nagpatupad na sila ng hanggang 100 pisong increase sa bawat presyo ng birthday cake. Lumobo na raw kasi ang gastos ng Hizon's Cakes and Pastries sa arawang operasyon. Nasa 270 pesos na kasi ngayon ang bili nila sa kada tray ng itlog, malayo sa 180 pesos noong nakaraang taon. Kaya halos dumoble na sa 20,000 piso ang puhunan nito kada araw sa isang sangkap lang. Dahil dyan, no choice raw sila kundi magtaas ng presyo sa ilang paninda. Hindi naman kasi kami pwedeng magbago ng quality namin kasi doon kami masisira. Hanggang 100 piso raw ang dagdag sa bawat presyo ng birthday cake, maging ang kanilang sikat na ensaymada, nagmahal din ng 30 pesos kada piraso. Sa iba pang bakery, hanggang 2 piso naman ang itinaas ng presyo ng iba't ibang tinapay. Una sa listahan ang egg pie na 24 pesos na ang slice mula sa dating 23 pesos. 15 pesos naman ang toasted siopaw mula sa dating 14 pesos. Ang Spanish bread, pandecoco at asado roll, 12 pesos na ang isang piraso. Nauna nang sinabi ng Philippine Egg Board Association na ang bird flu at mahal na operating expenses ang dahilan kaya maraming egg farms ang nagsasara. Ang resulta, sumipa ang presyo ng itlog nitong mga nakaraang buwan na siyang pinapasa ng mga panadero at ngayon ramdam na rin ng mga mamimili. Panawagan naman ng Philippine Federation of Bakers Association, tugunan na ang taas presyo bago ito mauwi sa krisis sa itlog. Yung mga heavily dependent on egg and sugar na produkto ng bakery, palagay ko mapipilitan na magkosta o magkwenta at wala tayong magagawa. Kung kailangang baguhin ang price tag, ay gagawin natin ito. Mag-survive lang kami. At habang patuloy ang taas presyo sa itlog at di bumababa ang presyo ng asukal, wala raw magagawa ang mga panaderya kundi magdagdag singit. Minsan sila nagre-reklamo dahil bakit daw tumaas ang aming presyo. Ay sabi ko naman, bakit hindi po namin itataas yan? Sobra ng taas kasi ng asukal, harina, mantika, lahat tumaas naman eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.